Aliu pa. Good morning, Hupas at Bromi here, and welcome back to my channel. And today it's December 3, which is Vlogmas Day 3. Nakasurvive pa yung mga bash. Muntik nang madelay yung uploading ko last night kasi late ko na tinapos yung vlog, and then I need to edit it. And nakatulog ako, besh, nakaka-edit ko. Buti na lang yung ginawa ko is yung automatic na siya. Pag na-upload na siya, pag tapos na sa Filmora, na didiretso na siya kaagad sa YouTube. Parang automatic ko na siyang in public and then upload kaagad. Nakatulog ako, besh, kaloka. Akala ko, pagising ko this morning, sabi ko, hala, baka hindi na-upload. Baka nakalimutan kong i-auto yung uploading ko. And salamat, besh, na auto ko. So na-upload na siya kaagad ng December 2. So today I think I will start na hindi ko na masyadong papatagalin yung vlog para ma-upload ko siya ng maaga, and then hindi mangyari yung kahapon, baka kasi ma-delay. And minsan yung internet hindi naman palaging mabilis, pero most of the time mabilis yung internet namin. So what will I do is shorten the clips para ma-upload ko na siya kaagad. Wait lang, kukunin ko muna yung bread ko. Kain tayo, besh. Mainit-init to, masarap to. Plain lang to, guys. Hindi ko na nilagyan ng turkey or something lang. Just like this. Masarap na siya. Nasa na yun? May hinahanap kasi ako. Yung scarf, sinuot ko na siya for the first time in mga besh. Meron na siyang tas-tas. Ganon siya ka-sensitive. Kaloka. Ang mahal-mahal mo pa naman. Tapos ganyan lang yung quality mo. Ganyan siya. Pero sinabi ko naman dun sa vlog ko na ganito talaga yung quality ng mga LB. Well, I'm not sure with all the LB scarf. Pero ito siya. Tingnan nyo, besh. Yan, besh. See? Natatas-tas yung mga ano niya. Mga... Ay, hindi ko ma-explain. Anong tawag nito? Ito. Yan siya, oh. Yan, natastas na. Isang beses ko lang sinuot. So, I'm not sure kung I'm going to sell it. I'm not sure. Kasi feeling ko, susuotin ko siya everyday. Ano nang mukha nito, besh? Talagang masisira na siguro siya. So, feeling ko hindi worth it yung binayaran ko. I'm not sure kung ibebenta ko siya. We'll see. Ano yung papasok sa isip ko. But anyway, ano pa ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na yung sasabihin ko sana eh. So, kain tayo na brekkie, coffee. Today, I'm going to meet my friends. Friend, I'm not sure kung matutuloy kami kasi she haven't text me yet. Kasi sabi ko sa kanya she haven't text me yet. And dadalhin ko si Camila will out for lunch kasi she having my some kind of meeting and hindi pwede si Camila doon. So I need to bring her. After drink my coffee, lulutuin ko na yung baka na binili ni Hubby few days back bago pa siya masira. And ito yung gagamitin ko. A fritada. I know this is for chicken but I'm going to use it anyway. So I will see you later, guys. Kasi ang haba na, 4 minutes na, besh. Bye. Perfect. Yeah, another Lego. Yo, dari 3. Ah, who's it? Number 3, huh? Yay, why the hair? Aha, it's, sabun, besh. Bango, Amandi. Sabun gourmand. Hi guys, good evening mga besh. Kaloka, nakalimutan kong dalhin yung
camera ko. So, hindi ako nakapag-film. And then, yung cellphone ko, full na din. So, wala akong na-film. We just got home. It's almost 6 o'clock. So, ewan ko anong... Magluluto pa ako ng baka na pinakita ko kanina. But anyway, meron lang akong babasahin na question. Hi from Honey Rose. Hi sis, thank you for the question. And then yung question niya is, ask ko lang ilang taon bago mo natutunan natutunan salita nila dyan. Actually, it takes time for me. Yung pagdating ko dito, Camila, yung prota. So, yung pagdating ko dito is, I think after 3 months pa ako nakapag-start mag-school for the language. And I think after, hindi ko actually masabi kung ilang, every day, when I got here, every day I learn counting mga words, and then yun siya, parang dumarami ng dumarami kasi nanonood ako, well, hindi ako masyadong nanonood ng mga Swedish show, and yung salita ko sa kay hubby is English. So it took maybe 2 years, something like that, I'm not really sure, but 2 years bago ako nakapagsilite ng county, and then dumarami ng dumarami na even now, hindi pa rin perfect yung Swedish ko, and I'm not going to be kasi I'm not a Swedish, and yung language nila ang hirap niyang aralin, as in yung minsan may mga words na pag sinabi mo wrong, yung sounds mo is wrong, magiging iba yung meaning niya. So I'm still, for example, ngayon nagtitake pa rin ako ng Swedish 3, SAS 3, which is Svenska, Swedish for Immigrants 3, yung tinitake ko ngayon. And I'm working to my grammar, kasi yung grammar nila iba eh. So, hindi talaga ako magiging perfect, but I'm much better now. Nakakapagsalita na ako, and then I can express myself. So, yeah, salamat sa question, Beshi. And leave your comments, guys, or question, kung may question pa kayo. So, I'm going to answer it every day kasi every day tayong magbablog, and na-survive natin itong day 3 kahit na wala masyadong ganap. Pasensya na talaga, guys. Like I said earlier, it could be a little bit boring, but I like to do the vlog mas. So, kayo na ang mag-intindi sa akin, Beshi. So, that's it. I'm going to ipa-finalize ko lang yung report ko for tomorrow kasi may report ako sa English. Mayroon akong argumentation speech bukas. And then after that, I will make the baka aplitada. So, ito yun, guys. Nakasulat siya sa English and then translate sa Swedish. Ganon yun, Besh. Tapos, meron pa akong math kasi I think this week I have a speech test, parang ganun. Yeah, so medyo busy pa rin sa school, pero we're getting there, we're almost finished. I think it is 2 or 3 more weeks tapos na ako this term, and hopefully mapasa natin yung dalawang subject para next year. Isa ng subject na lang yung aaralin ko, and then we apply for nursing. So I'm super excited. At the same time, medyo kabado kasi nga yung math 2, Besh. Math 2, napaka but there's nothing impossible kung mag-aaral lang ako. Ganun lang talaga yung ginagawa ko. Pag yung subject is very difficult, all I do is just study and study, because pag nag-study ako, I can do it. It's even though it's difficult, I still do it. I still can do it. Pero pag hindi ka nag-study, wala talaga, Besh. Walang laman yung utak mo. But I will study like I do this math. As in, everyday ako. Kahit hindi everyday yung klase ko, pag nasa bahay lang ako, as in, nag-i-study ako everyday. Kasi yung math ang hirap, Besh. So, yeah, that's it, guys. And I will see you later para lutuin na natin yung beef. Skadusia, hey?
Ito pala si Camila, bumili siya ng... Anong binili mo, Besh? Besh. Besh, what did you buy? I have bought the glitter paste. Tita Her? Glitter paste. Sa avoiding cleaning, din favorite cleaning, sinuot na niya yung ano niya, damit niya. Dumustos to upokso. O visa. OOT din ni Camila, Tita Her. Ang gulo ng bahay, Besh. Tita, yeah, glitter. Are you happy? Yes. So. Anyway, guys, ito yung video na na-retreat ko na siya finally sa laptop ko, but it's, I feel that it's been, I think, 1 year ago na siya yung na-meet ko si Chinky Tita, and nahihiya ako. This video, it's only 22 seconds kasi nahihiya talaga ako. So, ito siya, guys. I show you. Hi mga sis, andito kami sa Starbucks, na-meet ko si Chinky Tita. Chinky Tita. Alit, bye! Picture ko! Alit! Bye! Mag-iingat lang dito sa nagsok. Gani! Malayo naman ang yun lang guys, as in counting-counti lang kasi nahihiya ako. Ito na yung beef apritada ko. It doesn't look that appetizing, but masarap siya, Besh. Ang sarap. Kain tayo. Computer pa more. Nakatulog, Besh. Tingnan niyo. Guys, I will end the vlog now kasi wala nang ganap. Andito na ako sa bahay at saka mag-i-study, Besh. Mag-i-study ako, so para din ma-edit ko na siya and then uploaded. Pasensya na sa vlog today, like I said, wala masyadong ganap. I will see you tomorrow, guys. Bye!